Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Naguguluhan ka ba sa paglapit mo sa Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na sinabi ni Jesus na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa. Hindi kapayapaan, kundi pagkabahabahagi. Sa ating paglapit sa Diyos at sa ating pagbabago para sa Diyos, marami ang nagiging hadlang, malimit, nagdudulot ng kaguluhan sa puso't isipan natin. Lalo na kung ang mga kapamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, sila ang nagiging dahilan na hindi nila maintindihan tayo. Kaya nga sabi niya, hindi kapayapaan. Ang misyon ng Diyos ay baguhin ang ating puso at ang ating isipan. At sa pagbabago na ito, gagamit siya ng parang apoy na linisin, tanggalin ang mga dumi nito, ang mga kasalanan nito, upang tayo ay ganap na makiisa sa Diyos. At sa paglilinis na ito, marami tayong masasagasaan. Kaya malimit, nagdadala sa atin ng kaguluhan sa puso't isipan. Pero kapatid, may imbitasyon ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang imbitasyon niyo ay gamitin natin ating pananampalataya. Ang pananampalataya na kung saan uunahin natin ang kalooban ng Diyos. At pangalawa, ang kanyang hamon sa atin ay maging matatag tayo sa pananampalataya. Huwag tayong bibigay. Tuloy lang. Sabi nga, sumunod lang tayo dun sa proseso ng Diyos na paglilinis sa ating puso't isipan. Panandalian lang na magkaroon ng kaguluhan maaari sa ating buhay, pero yung resulta naman nito ay panghabang buhay na kapayapaan. Panghabang buhay na kagalakan. Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa atin ngayon, itong palalan sa atin. Unahin siya lagi at sumunod doon sa kanyang proseso. Sa mapagpalang Huwebes sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe, pagkalat natin itong mabuting balita. Ang Diyos ang mabuting balita. God bless and God is with you.